morning guys, so welcome back to our YouTube channel. So, by the way, so mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Julius Agustin Ju, or tawagin na lang Coach Ju. So follow niya na ako sa mga social media accounts ko, hindi pa kayo naka-follow. And kung di pa kayo naka-subscribe, click nyo na yung subscribe button, then click nyo na rin yung notification bell. Okay, so magandang umaga sa inyong lahat guys. Okay, tanya naman kay kaitising lang natin. Try ko na siguro kahitin itong mga dapat ahitin sa mukha natin kasi pinipimples tayo. Yun yung problema ko, tinutuban ako ng mga ganito. And then, syempre para guys, sobrang happy ko kaya pagkagising ko, kinuha ko agad itong camera natin para makapag-content. Kasi, meron akong surprise sa inyo guys. Okay, so kinuha tayo ng Yes Sir Nutrition Depot. So, shoutout sa Nutrition Depot kay Sir Ryan and kay Sir Joseph. Maraming salamat sa tiwala nyo. Kagalingan natin lalo. Diba? So, ito yung laman ng package natin guys. Mag-Zoom meeting kami. Ito yung laman ng package. So yung brand na hawak ko guys, na trabayo. Meron tayong BCA, meron tayong whey, meron tayong multivitamins, okay, MCT powder, BCAA, whey, meron din tayo siyempre, sugar cup. Alright. So magre-review tayo ng mga product guys, susunod. Then, nagawa tayo ng content sa mga yan. Kaya dapat i-follow nyo ako sa mga social media accounts ko. Kasi sa ngayon, sobrang active ko sa IG, FB. Bibigay tayo ng mga workouts para meron akong sundan kung pumunta kayo sa gym. Yung content natin for today guys is stay na life. Papakita ko sa inyo anong kinakain ko, ano yung typical na ginagawa ko everyday. Okay, so ngayon 5:10 AM na, sobrang aga. So ganito dapat talaga ako laging nagigising kasi sobrang dami kong ginagawa araw-araw. Sobrang loaded tayo. Good thing dun kasi loaded tayo ng work. Sobrang busy natin, productive yung araw natin everyday. And inaasikaso natin yung mga re-release nating merch pa. And yung Restock Matu colorway, sa post ko sa Facebook page natin. Check out nyo na lang. So pre-order siya guys, 799 lang. Dun sa mga hindi nakaabot ng 4 colorways natin. Kaya nag-add ako ng dalawa. Then regular cut yun kasi yung dami may request ng regular cut lang. Na para ma-fit sa kanila yung damit. Kasi oversized tea lagi nilalabas ko. Okay, sana supportahan natin guys. Maraming salamat sa support nyo. Hindi dahil sa inyo, syempre, hindi ako din sisipagan magpatuloy. Pero syempre, magpapatuloy pa rin ako. Pero mas lalo lang akong gigil dahil sa inyo guys. Okay, kaya maraming salamat. Nasaan man kayo ngayon, nasaan man sulo kayo ng mundo, mahal na mahal ko kayo guys. Okay, so mag-iingat kayo. So, pasensya na din kayo sa mukha ko guys. Sobrang loaded ako itong mga nakarang araw. Yung tulog ko talaga sobrang konti lang. Siguro mga 4 hours lang madalas. Pero kailangan mag-grind eh. Yun yung goal. Pero this week, try natin bumalik sa normal routine natin. Makatulog tayo na maaga. Makapagpahinga tayo at least 8 hours everyday. Okay? Hindi ako masyado nakapag-focus sa mga ibang bagay. So, dapat work-life balance lang lagi. Yung last week, hindi ko siya na-balance kasi sobrang daming work. Pero may mga times na lang ganun. Kailangan natin sacrifice yung isang bagay para matapos natin yung mga dapat natin unahin. Mag-ilams lang ko. Magkakape. Then, let's go. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Cardio now guys, ng 40 to 45 minutes. Minsan fasted, minsan post cardio. Depende sa schedule ko talaga. Okay, pero hanggat maaari pinipilit ko fasted cardio kasi sobrang dami kong ginagawa. Kasi pag late na ako nagka-cardio, post-training, minsan sobrang pagod na ako. Hindi ko na ma-hit yung calorie na nababurn ko. So, ang target lang natin dito guys is 300 calories. Yun yung ginagawa ko. 300 calories everyday. Then after neto, uwi na tayo ng bahay. Mag-first meal na, then babalik tayo ng gym. Kung kaya ko na mag-training, mag-training na ako kasi lunch, may turo na tayo kay Chef Clyden. So, yun yung unang client natin today. Then afternoon sila Sir BJ naman. Okay. So sa ngayon may tinuturoan akong dalawang personal training. So meron akong isang slot for personal training. Gusto niyo akong maka-work, DM niyo lang ako sa mga social media accounts ko. Okay.
Tuloy yung tanay ko, guys. During fasted cardio, one scoop ng Nutrabio BCAA. Sobrang solid ng flavor. Okay, so tapos na natin mag-cardio. Boy na tayo ng bahay, kakain ng first meal, then nag-chat si Sir BJ. Sir BJ muna tuturuan natin, guys. Habang kumakain tayo ng first meal natin. First meal natin. Pero usually yung first meal ko oats tsaka whey. Pero mas strict ko mag-chicken yun. So iba-iba siya. Isa ma-shoot ko lang yung calorie intake ko everyday. Wala namang kaso sa akin yun. Then na-spread ko yung meals ko. At least 4 meals a day. So yan. Yun yung ginagawa ko. Kuha lang ko dito ng 6 ounces ng chicken. Then 200 grams ng rice. Lagyan natin ng nor. Mamaya pakita ko sa inyo yung finished product. After na ito maluto. Madalas sa pagkain, hindi na talaga ako gumagamit ng plato. Ito yung ginagamit ko talaga palagi. Yan. So, 200 grams ng rice, 6 ounces ng chicken, then syempre may norto. Para masarap yung pagkain natin. Diba? Guys, so kita nyo naman katapos lang natin magturo. Kain na tayo yung second meal natin. 250 grams ng rice, 7 ounces ng chicken breast, and may leftover akong Bicol Express. Kita nyo naman, masarap, masarap. Medyo high-end fat lang to. Siyempre, kuha siya sa pork. Pero yung diet ko kasi guys, flexible dieting. Okay, ito yung sustainable sa akin. Ito yung sinusunod ko. So huwag nyong gagayain yung diet ko guys ha, hindi para sa lahat to. Lalo na dun sa mga bago na hindi pa marunong mag-track ng calories. Maganda, aralin nyo muna maigi bago nyo siya i-try. Okay? So mag-research kayo. Guys, lahat, ma-search na sa Google, sa YouTube, makikita nyo yung lahat. So kuha lang tayo na itong konti, lagyan natin dito. And after natin kumain, punta na tayo sa gym, magtuturo naman tayo kay Chef Clyden. Okay guys, nandito na tayo ngayon sa YP4K Fitness Gym. So yung second line natin for the day, Clyden. So mag-chest and back workout siya. So hindi ko muna sasabayan. And after Sir Clyden, doon na lang siguro tayo mag-workout. Sabay natin yung kapatid ko Sir. So pakita ko sa inyo paano ako nag-train ng clients. So, at the clients, iba-iba yung go. Kaya iba-iba yung exercises and yung diet na ginagawa.
so tapos na natin magturo kay Sir Clyden. So magtitiklaw ng pre-workout. After natin mag-pre-workout, patamain lang natin mga 20 to 30 minutes. Then mag-start tayo mag-workout. So sa ngayon guys, binalik ko muna yung bro speed. Kasi yun yung fit sa schedule ko ngayon. Pero yung time, babalik din naman tayo ng workout routine talaga natin. Ang problema ko kasi sa ngayon yung recovery ko hindi maganda. Kaya hindi sufficient sa akin yung training na ginawa ko from last month ago. Ayun guys, lagi nyo tatandaan, walang perfect workout, walang perfect routine. So, ang makakapag-design yan, kayo. Okay? Kung paano yung kaya nyo lang sustain in a week na training, kung paano yung intensity, paano yung workload, paano kayo mag-progress na maganda, kung saan kayo mas nag-e-enjoy, doon kayo mag-stick. Okay? Kasi yung problema kasi sa atin, nakikita ng, pwede nyo naman i-try, nakikita na ginagawa nyo, idol natin yung mga workout routine yun, pwede nyo lang yun maging pattern, pero hindi ko masasabi na yun yung perfect exercise or routine sa inyo. Either ako, pag competition prep, may coach din ako guys. Kasi ang hirap basta-basta mag-prep ng mag-isa ka lang na ikaw lang lagi ito nag-coach sa sarili mo. Pero pag mga ganito, lifestyle approach lang. Ako, kabisado ko naman na yung body ko. Alam ko yung paano mag-response yung body ko sa food, sa training. Alam ko na yung ginagawa ko, sa tagal ko na din ginagawa to guys. Kaya yun, medyo nakabisado ko na siya. Kaya kung wala pa kayong masyadong idea or alam sa ginagawa nyo, pwede kayong mag-hire ng coach. Kasi yung problema sa atin, masyado tayo nagtitipid eh. Pero kung isipin nyo talaga, mas makakatipid kayo pag may coach kayo na alam nyo yung coach na yun, matutulungan kayo. Marami namang coaches dyan eh. Hindi lang din naman ako. Maraming magagaling na coaches, okay? Search nyo na lang yung mga social media nila, then sa mga past clients sila, then kung ano yung background na meron sila guys. Kasi kada coaches, lahat naman ng coaches effective. Okay, kung makikinig kayo dun sa game plan, yun lang yung mabibigay kong tip. Kaya huwag kayong magtitipid guys, mag-hire ng coach. Kasi isa pa matutunan nyo pag may coach kayo, yung kapag-aralan ng coach, yung learning niya from mistakes, then yung experience, ma-absorb nyo yun guys. For sure, matuturoan kayo ng mas maayos. And mapapabilis yung progress nyo. Then pag marunong na kayo, kung kaya nyo nang magsarili, doon na kayo mag-decide na gawin lang at your own way. Okay? O ganun lang ang simple. Kaya huwag kayong magtitipid guys. Isipin nyo kayo pambili kayo ng mga supplements, ng food. Kulang na lang kayo ng coach. Huwag nyo titipidin yun. Yun lang naman yung tip ko ha. Kasi ako, ganun din naman yung mindset ko dati. Siyempre, extra expenses, may coach, may YouTube naman. O guys, lahat ma-search natin sa YouTube. Pero sa sobrang dami kasi natin makikita sa internet, madalas salilito na tayo. Okay, so kasama ko yung kapatid ko. Siya yung shooter natin mamaya sa mga workout natin. So mag-training kami ng back. So let's go. Exercise natin is yung pull-up. Super sa tayo ng rope pull-down para mabre-exercise lang yung back muscle natin. Meron yung first movement natin na gagawin. Same pa rin, barbell row. So, same sa mga favorite exercise ko for back. Barbell row. Kasi, may hit ko ng maayos, nagagawa ko siya ng maganda. Nag-feel ko yung back ko.
every reps, every sets, talagang sobrang sarap sa feeling niya, guys. Okay, so warm up lang tayo, re-exos, let's go. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regress. I've become a little stronger now, a little stronger now. Pero nag-warm up na ako na ito kanina ng 2 sets lang, pero hindi siya failure set. Pre-exos. Then after ko dun sa barbell row, dumbbell row, single arm. Proceed ako sa pull-ups. Pero pa ako isang set dito, guys, ng failure. Then after namin dito, mag-close grip pull-down ako. Then after nun, mga lower back movements naman. Lower back extensions. Okay? So yun, ganun lang ang simple. Yung bro split, usually yung bro split, i-hit mo lang yung one body part na sagad. Pupunitin mo yung muscle fibers. Yung mga typical na gym bros na workout. Sobrang effective din to kung ito yung kaya nyo sustain ng workout, guys, ha? Okay, gaya nga sinasabi ko lagi sa channel natin, sustainability is the... Diba? Kasi ang hirap maging consistent sa isang bagay, guys, pag hindi nyo kaya sustain. Hindi lang naman sa fitness, eh. Kahit sa ibang bagay, sa lifestyle natin, sa relationship, sa business, sa school, pag sobrang hirap i-sustain, hindi ka maging consistent. So yun lang, lesson learned sa akin yun, kaya natuto kong bumalansi sa lahat ng bagay. Hindi pwedeng ibibigay mo lahat dun sa isa. Or pwede mo din naman gawin yun, pero kailangan mamimili ka. Kunyari, may target ka na isang bagay, kailangan unahin mo muna ma-achieve yun. Then after nun, proceed ka naman sa isang bagay. Or pwede mong hatiin 50-50 kung gusto mong ganong diskarte. Pero nasa inyo yan, kung ano yung mag-work sa inyo, maging okay sa inyo, yun lang yung gawin nyo, guys. Okay? We show up in the party. I live inside my own
world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Okay guys, so nandito na tayo ngayon sa bahay. Ito yung post-workout shake ko. One scoop ng whey. So alam nyo na kung saan kayo bibili. Check out nyo yung Nutrition Depot. Sobrang solid. Sobrang sarap ng lasa nito guys. So kung nagkikrib kayo ng matamis, sobrang pasok na pasok to sa panlasa nyo. Okay, so one scoop ng whey. Then after natin maubos to, magnanap muna tayo. Okay guys, so ito na yung last meal natin. 200 grams ng rice, 6 ounces ng chicken, and after neto, magpapahinga na tayo, syempre, yung mga turo pa tayo bukas, and sana na-enjoy nyo yung vlog for today. Kung di pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please click nyo na yung subscribe button, then click nyo na rin yung notification bell. And by the way pala guys, ilalagay ko dito yung mga re-restock nating bagong 2 colorways from Big Waves. Lagay natin dito. Yan, so pre-order nyo siya guys. Pwede nyo ako message sa personal account ko or sa FB page natin ng Big Waves para mapagpa-reserve na kayo. Okay, so fully paid yung kailangan natin dun guys sa pre-order. Hanggang sa muli. See you on the next vlog.